So I'm here with Kuya and Daddy and Shami. Yeah. We're at the Brito Mart. Not yet, ne? Ang dalang lang naming makapunta dito, guys. Dun sa nilakaran namin dati nung nagpunta kami dito. So, I think dito yung mga designer brands. House of Hagi. And then this is ASB Bank. Maraming mga malalaking companies, mga establishments, mga shops, and maraming pasyalan dito, pero yun nga, mostly shopping. Well, I have a long sleeve here, but yeah, here I have. I'm not wearing it yet. Oh, wow, these are so nice. Bon Blanc. It's a nice brand. Bulgari. Louis Vuitton. Gucci. Van Cleef. Rolex. Patek. Yung mga doon na brands doon. Palang, pero merong mga ganun din sa UAE. Louboutin. Prada, Dior. Swarovski is like a medium range brand. So, okay lang. Tapos, andun naman yung mga medyo affordable brands like yung H&M and other brands like Kate Spade, Tommy. Mamaya pasyal tayo. Kain muna tayo. Good morning, guys! Today is Saturday. Anong date ngayon, Cham? Today is which day? October 26th? Yeah. Right? Yeah. So we're gonna go for swimming! Yeah, everyone! Yeah, and you're gonna see today who? Bea! Do they even know them? What? They even know them. Are you excited to swim? Yeah! Yeah, so papakita ko sa inyo guys kung anong itsura ng dadaanan namin. Yeah. Sobrang peaceful. Yeah. And I guess the reason is why ko konti lang ang mga sasakyan ngayon sa daan is nagre-relax pa yung mga tao. Bumubuelo pa kasi it's long holiday. Yeah. Kahapon, pinakita ko sa inyo yung konting-konting video dun sa pagpunta namin sa CBD. Namasyal kami kahapon. Well, actually, nag-lunch lang kami and tried to go on some of the shops. Kaso, medyo
medyo out of the budget yung mga items. Like, tumingin ako ng bags ng Longchamp, Marc Jacobs, tapos meron ding Burberry. I thought it's an outlet shop, pero yung range ng prices nila is on regular prices lang. Ang sabi was on sale daw sila, like 25 to 50% off. Pero yung range ng prices nila is the same as just the regular price. So, I guess it's not really an outlet shop. So, ayun, hindi na ako bumili. Pero may nabili ako ng Zara jacket. One of these days, ipapakita ko sa inyo yung Zara. It's so nice. It's so dainty. It's so social. It's so maporma. And hindi siya ganun ka-warm. So, pwede siyang isuot into this month. Kasi hindi pa naman summer technically. Pero yun, kaya magsuswimming kami kasi medyo nag-start na mag-change yung temperature. There are nights na sobrang papawisan ka, like kung medyo nakapag-adjust na sa temperature dito ang katawan mo, and then pag medyo nainitan ka, parang maninibago ka. So ayan, siguro naka-adjust na ng konti katawan namin. Like right now ang temperature is 21 degrees. Ito yung winter pa din sa Abu Dhabi ang temperature na to, pero shorts and summer look na kami. At sa pakiramdam namin is summer feels na talaga siya. Hindi na siya malamig. So yan, pakita ko sa inyo dadaanan namin. Yan. Diba ang gaganda guys ng bahay and ng nature. No, kita niyo yun. Yung bahay na nasa malayo. Napapalibutan siya ng mga halaman. Alam niyo ba, nakita namin dun sa pinuntahan namin, ay i-add ko din dito sa video na to, may pinuntahan kaming beach nung may activity kami sa community, sa church community, may pinuntahan kaming beach na sobrang sobrang Baguio feels ng dadaanan mo, as in sobrang kipot ng roads, and tapos may madaan kaming mga bahay na parang, alam mo yan, parang mukha na siya to the point na like hunted sa sobrang dami. Mas madami yung puno kesa sa bahay. Tapos may isang bahay doon, as in yung entrance niya, parang mukha siyang vampire house. Nakakatuwa. Pero yun nga, pinipiro nga namin si Lucas. Sabi namin, pag citizen na tayo dito, gusto bang bumili ng bahay dito? Ayaw daw niya. Nakakatakot daw. Sabi namin sa kanya, mura lang kasi ang mga bahay dito sa area na to. Ayaw daw niya. Yan. Yan. Guys, oh, sobrang dami ng puno even sa lugar na to. Actually, never pa kaming nagpunta dito sa resort na to. So, first time namin to. Kasi usually, nag-swimming kami dun sa malapit na resort sa bahay. Although as usual, free din naman ang mga kids. Ang adults lang ang may bayad. Like around $8 I think. So it's similar rates din naman dun sa resort na malapit sa bahay. Pero for a change, dito naman kami. And malapit din naman siya sa bahay. Not bad, pero yun nga, for a change, tingnan natin. Kasi mas maganda daw dito compared dun sa resort na malapit sa bahay namin. So thank you.
Hey guys! Anong araw ba ngayon? Tuesday. It's October 29. Okay? So, kahapon was holiday. Labor Day. And I remember yung Labor Day last year, which was few days after ng arrival namin dito sa Auckland, dito sa New Zealand. I think it was on a different date. Baka siguro mga, kasi anong dumating kami? 23 siguro yung holiday last year ng Labor Day. I'm not sure ha. Check nyo na lang sa internet. Pero yun nga. So, technically, 1 year na kami dito sa New Zealand. Happy anniversary to us. So, ano nga ba ang latest news sa amin? Ano nga ba ang latest update? So, officially this week, tapos na ang klase ni husband. So, ang final presentation niya was today, kanina. And, yeah. Gustong-gusto niya pagkaganyan ang mauuna siyang mag-present para wala na siyang iniisip. Diba? And usually, kapag nauuna kang mag-present sa klase, madaming questions yan. Diba? I mean, ilan nga ba sila? 17 na magkakaklase. And so, maghapon yon yung presentation nila. And syempre, by the time na, di ba yung afternoon na, wala nang energy yung mga professors, di ba, para makinig. So, less na lang ang question. So, yung mga medyo hindi masyadong masipag mag-aral, di ba? Yun. Meron nga siyang isang kaklase, as in last night, actually midnight, kanilang madaling araw. Nag-message daw siya kay husband. And nakikiusap siya kay husband kung pwede daw makiusap na i-postpone yung presentation. I mean, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo dito sa mga vlogs ko. Si Butch kasi is he was nominated as the class representative. So, yun, kapag ka meron silang mga concerns, kapag ka may requests, concerns, or complaints, anything na gusto nilang iparating either sa school, either sa mga professors, kumbaga si Butch ang point of contact nila. So, i-communicate nila kay Butch. Tapos si husband naman i-communicate niya either sa mga professors or sa school mismo. So, ayun. Kasi, yung classmate niyang yun, kung natatandaan niyo, may nahikwento kami before na classmate niya na kinuha niya lang ang course na to kasi mataas yung level ng software, Masters in Software Engineering. And, kumbaga, mataas yung points pag natapos mo. And yun yung reason. Kumbaga, wala naman siyang planong magtrabaho talaga as software engineer. Yun nga, yun kaklase niyang yun, nakikiusap siya kung pwede i-postpone. Pero syempre, hindi naman pwede yun. Kasi it's been announced officially long way back. So, alam na nila yung schedule talaga. And the reason was nakikiusap siya kasi nga hindi daw niya mapaandar yung program. So that's the disadvantage kapag masyado kang umasa sa AI. Diba? Kasi right now, kagaya kanina sa presentation, although ang sinabi daw sa kanya was parang hindi daw naiintindihan yung project niya. So I'm not sure kung ipapasa ba siya or bibigyan ba siya ng chance. Hindi namin alam. So yun. Kasi ang sabi niya kanina daw kay Butch, hindi niya mapaandar yung program. So ayun, ang maganda kasi kay husband, in advance niya talaga tinatapos lahat ng projects, lahat ng submissions. Kumbaga gusto niya na as early as possible, as soon as possible, tinatapos niya lahat.
before the deadlines, makakapag-submit na siya. And I'm not sure if nabanggit ko rin dito sa vlog. So, nagustuhan ng professor yung may supervisor. Supervisor ang tawag nila dun sa project nila. So, ang gusto niya was i-publish daw yung project ni Butch. So, ayun, syempre, silang dalawa naman ang lilitaw dun sa credit. Sabi ko nga kay Butch, baka naman kunin ng merit sa'yo, ha, ng professor mo. Hindi naman daw, kasi kumbaga ilalagay naman as supervised by, ganun. So, ang ibig sabihin ng supervisor was, kunyari, ginagawa niya yung project. Kasi during paggawa niya, ongoing sa project niya, every now and then, kailangan mong ipakita sa professor mo. Yung iba daw, hindi, pero si Butch talagang pinapakita niya para matapos niya nga agad at malaman niya kung ano pa ba yung kulang, anong dapat niyang i-improve. So, nakita nung supervisor kung ano yung progress sa project ni Butch. And yun, nagustuhan agad. And yun yung offer sa kanya na gustong i-publish yung work niya sa school. And yun, pumayag naman daw siya. So, ano nga ba ang update? So, tapos na yung klase niya this week, which is today, kasi twice a week lang naman. And yesterday was holiday, public holiday dito sa New Zealand. So, technically, ngayon, tapos na yung klase niya. So, wala na siyang pasok at all. And then, ang aantay na lang namin yan, yung grades niya. Kasi, ang release ng grades, ang sabi nila December, pero hoping talaga kami, sana as soon as possible ma-release yung grades. Pero, ayun nga, kasi kumbaga hindi na kami masyadong umaasa knowing kung gaano ka-laid back dito sa bansang ito. Malamang talaga delayed yung grade. So, requirement kasi yon para makakuha ng postgraduate work permit, which is equivalent ng 3 years dahil nga dun sa level 9 yung kinuha niyang master's. So, upon approval sa kanya, yung sa amin naman. And actually, hindi naman din kami, ang tawag dito, less kumbaga yung stress sa amin kasi mahaba-haba yung time. Kumbaga matagal pa yung expiry ng visa namin by next year pa. And ang kagandahan kasi, di ba, nabanggit ko na ilang beses dito sa mga videos ko na accelerated yung course niya. So, from 1.5 years, nabawasan yata na 2 months, and then hanggang naging 1 year na lang. So, umiksi yung program ng course niya. Hindi naman kasi apektado ang visa validity kasi separate ang visa issuance o ang visa validity. So, kumbaga madami kaming allowance. Pero may mga kaklase siya na medyo stressed. Actually, hindi medyo, talagang stress sila. Kasi can you imagine kung December ang visa release, I mean, ang grades releasing kung December siya. And knowing na madami yatang backlogs or medyo mabagal ang proseso ng December kasi dito sa New Zealand, mahaba-haba ang Christmas holidays. So, kung December lalabas ang grades, and then yung mga classmates daw niya, madami sa kanila, mag-expire ang visa nila ng December. So, yun yung medyo alanganin. Parang, meron naman yatang 1 year extension, I mean 1 month extension. Kumbaga, parang valid pa rin naman ng visa for a month kung hindi pa nakakakuha ng postgraduate work permit. So, ayun lang. Talagang God is good. Planado. I mean, planado lahat sa amin in God's grace. Kasi, hindi sobrang aga yung pag-apply namin ng visa. It was just on time. And just given enough amount of time. Oh my gosh, umuulan. Oh. Nakikita nyo ba guys? Umuulan. No, kala ko umuulan. Malakas lang ang hangin. And I'm guessing it's about to rain. Alam nyo ba,
laging sira ang mga trains dito sa Auckland. Hindi ko alam kung sa ibang part ng New Zealand ganyan din. Yun yung reason kung bakit ang iba sinasabi nilang it's a necessity na magkaroon ng kotse. Kasi ang choice mo lang naman kung walang train, magbabas ka. Kaso ang bus, stressful siya actually. Ayaw talagang magbas kasi sobrang haba ng biyahe. Kasi syempre madami siyang iniikutan, and then yung stops and yung traffic, di ba? So, unlike kasi sa train, talagang exact timings ang kumbaga, alam mo kung anong oras ka makakadating o makaka-uwi. Kasi nakakalculate talaga exactly yung duration ng biyahe, even yung paglalakad mo, naka-estimate talaga sa mobile application ng train. So, sa bus, naka-estimate, pero yun nga, mahaba talaga ang biyahe. Can you imagine nung time na bago kami dito, as in, nasira yung mga train under maintenance. And it so happened, yung sa harapan namin, yung road na yan sa harapan namin, sinarado siya. So, hindi makalabas ang kotse namin for 2 weeks. And at that time, wala pa akong option to work from home. Nung time na yun, talagang daily, nasa office ako. Mondays to Fridays, talagang nasa office ako every day. And can you imagine, and at that time, ang pasok ko pa naman, 8:30 to 5. Kasi nung time na yun, hindi pa na-offer sa akin ang flexible timings. Or at saka yung work from home, wala pang ganong binigay sa akin. So talagang hassle siya. Alam niyo ba yung sacrifice ni Butch? As in, sa morning, ayan guys, as I said, nag-start ng umulan, kung nakikita nyo, yan, sa gloomy weather. So, yung biyahe sa bus, kasama na yung lakad, no? 2 hours, umaga yon. Alam niyo ba kung gano'ng kalaking sacrifice ni Butch? So, from bahay hanggang sa office ko, yahatid niya ako by bus. 2 hours yon. Pagkahatid niya sa akin sa opisina, uuwi siya, magbaba siya ulit. Another 2 hours. And then, pag uwi naman, susunduin niya ako ulit. 2 hours papunta sa office. 2 hours pa uwi. And so, technically, 8 hours maghapon ng biyahe ni Butch. Dahil lang atid sundo niya ako. And that took talagang several days. Kasi wala talaga kaming option. Kasi sinarado yung daan dyan sa harapan namin. Hindi pwedeng ilabas ang kotse. And wala rin. Alam mo kung siguro umaandar lang ang train at that time, it would have been convenient. Pero yun nga, sarado yung daan and sira yung train, yung mga train under maintenance. So wala talaga kaming option kung hindi mag-bus. And alam niyo talagang sobrang nakaka-traumatizing yung biyahe. Yung tipong ang sakit sa ulo, yung alam mo yung pagod na pagod ka na sa trabaho. Kailangan mong bumiyahe. Parang alam mo yun, parang literal na natutuyo yung utak mo sa pagod. Kasi pagod ka na sa trabaho, tapos bumiyahe ka ng ganon, kahaba, 2 hours pa uwi. Plus pa ito ah, ang init nun, ang init kasi summer yun. Tapos, hindi lang yun, yung alam mo yung halo-halo yung amoy ng mga tao. Kasi siksikan sa bus. Siksikan sa bus kasi walang trains. So lahat ng mga commuters nagsisiksikan sa, unahan talaga sa mga bus. I clearly remember yung sa isang station noon na unahan talaga ang tawag dito, yung pagsakay ng bus. Kasi nga, sira yung train. So, yung isang station doon ng bus, as in walang sistema na pupuesto ka doon kung saan yung tingin mong hihinto yung bus. Tapos ang bus naman na padating, hindi siya hihinto doon sa kung saan ka na nakatayo. Hihinto siya doon sa lampas doon sa kung saan ka nakatayo. Eh, kaya lang ang dami nyo na. Alam mo yung hindi nang pwedeng
maglakad ka, tawir, kumbaga, lampasan mo yung mga tao kasi madami, hindi ka pwedeng makipag-unahan. So kung san sumakto yung paghinto ng bus, yung mga tao lang na yun ang makakasaba, ang makakasakay ng bus. So for example, kung dito ka nakapwesto, huminto yung bus doon, yung mga tao doon na nakatayo doon, yun lang ang mga makakaalis. And then another bus would come after mga 15 minutes. Tapos, dito ka nakatayo, doon naman hihinto ang bus. Alam mo, nakakabwisit. Tapos eto, kunyari papalitan mo yung pwesto mo, makakasingit ka, makakalakad ka. Nakasingit ka na kunwari, o doon ka na pwesto. Tapos hihinto naman, dito banda yung bus. O diba, taga sobrang hassle kapag nagbabas na sira yung mga trains. Laging under maintenance, hindi ko alam kung bakit. Naku naman, no plan. Ay naku, yun yung reason actually kung bakit sinasabi nilang requirement, kumbaga parang necessity dito sa New Zealand ang kotse. Well, sa ibang parts ng New Zealand kasi pwede kang parang walang trains and yung mga buses doon is very minimal sa ibang part ng New Zealand. Pero dito sa Auckland kasi available ang train at saka yung bus. So masasabi ko na even though sinasabi nilang necessity ang car, magsusurvive ka talaga nang walang kotse. Ayun nga lang, sacrifice. Kasi, ayun, kapag sira yung mga trains, ang choice mo lang talaga mag-bus. So, parang parusang hapon ang commute mo kapag nag-bus ka. Ayun nga. So anyway, maiba ko ng topic. Ayun nga. So excited kami na hopefully, makapag-apply na kami ng post-graduate work permit para makuha na namin din yung visa extension namin ng mga bagets. And yeah, so isang good news rin, recently naka-receive kami ng news from the teacher na si Lucas has been nominated as kumbaga para tumakbo as one of the student council for next school year. Yun. So, meron din mga ibang bata sa ibang mga sections na na-nominate. Pero si Lucas, mag-isa lang siya sa section nila na ni-nominate ng teacher to be the class representative for parang student council. Ganun. So, pinapagawan sila ng speech sort of yun, tapos titignan kung makakapasa dun sa speech and then parang siguro botohan. Well, hindi pa namin alam kung paano yung proseso. Pero very proud lang kami as parents kasi di ba? It's only been 1 year na andito kami and hindi pa nga tapos yung school year na to. And yun, tuwang-tuwa kami kasi syempre proud parents kami sa anak namin. Nakakatuwa bilang parents na ni Lucas na kung gaano kami kabago dito sa bansang to and madali siyang nakapag-adjust. Maano kasing bata si Lucas, very friendly siya. So, he doesn't mind kung anong age. In fact, kahit yung mga upper levels, nagiging mga kaibigan niya, ganyan. Even nung nasa Abu Dhabi kami, ganun din talaga yung personality ni Lucas. Very friendly and responsible siya. And then, ayun, nakakatuwa kasi may JS prom sila. Ito, ang cute ng part na to. So, recently, may JS prom daw. Parang yung higher level. And then, nilapitan siya ng babae. Parang tinatanong yung pangalan niya. Tapos, ang binigay niyang pangalan, Luigi. Sabi niya, bakit niyang binigay yung pangalan? Para daw, pag tinawag siya. Bala daw sila sa buhay niya. Kung titingin siya o hindi. O kung matatandaan niya, Luigi ang binigay niyang pangalan. So, ayun nga, kada daw dadaan yung babae, tinatawag siyang Luigi. So, minsan daw napapaharap siya. Tawang-tawa si Lucas, sabi ko.
kaano mong bata ko, kanote mo. Tapos ayun nga, kasi daw nagpatulong pa yun sa kapatid niya para lang daw ano, i-request si Lucas na maging JS, ano yun? Prom date. So, ang sinagot daw ni Lucas, mas matanda ka sa akin. So, parang napahiya naman yung babae, no? Nireject agad somehow. Hindi naman nireject, pero sinabi daw ni Lucas, mas matanda ka sa akin. So, parang technically, binasted na siya ni Lucas, di ba? So, hindi na daw umulit yung babae. And then, sina Lucas naman ang may JS prom ngayon, okay? And, nung sinabi daw ng teacher, pwede na kayong mag-request ng mga partner, respective partners ninyo. And yung kaisa-isa daw na na Filipina na classmate niya, from afar daw, pagkasabi ng teacher na yun, tinawag daw siya, look, sabi daw, naririnig daw ng mga classmate niya. Tapos nung tumingin daw si Lucas sa kanya, kaya lumapit daw yung girl. As in, nakikita daw ng mga klase niya. Tapos sabi daw kay Lucas, can you be my prom date? Eh, syempre, caught off guard si Lucas. Wala daw siyang choice kundi umuo. Ayun, so, sabi nga namin, cute naman. Talaga agresibo na yata yung mga bata o yung mga babae ngayon. Talaga nauunang mag-ask yung mga babae. So, ayun, sabi nga namin sa akin, haba naman ng buhok mo, haba ng bumps mo, talagang unahan yung mga girls sa'yo. So, ayun lang nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakakilig. Anyway, si Lucas is very, very friendly siya. Even nabanggit ko na yung isa sa evaluation ng teacher sa kanya, ano daw siya, popular student daw siya. Kasi nga, siguro dahil ano siya, yung madali kasi siyang kaibiganin, wala siyang pinipili kahit anong age, kahit anong lahi. Very friendly si Lucas, yung talagang maganda sa personality niya. Tapos, ayun nga, in terms of academics, nag-excel din siya. So, which is one of the reasons, probably, kung bakit siya yung nominated to be, you know, representative ng class para mag-run for student council. So, ayun lang guys. I hope hindi kayo na-bored dito sa vlog na to. Medyo natagalan bago ako nag-upload, no? Pero I hope panoorin nyo pa rin ang mga upcoming videos ko. Although, medyo nadidelay akong mag-upload. Pagtsagaan nyo lang. And we're really hoping that very soon magkakaroon ng mga good news na padating sa amin. At the moment, madami kaming pinag-pray. Pero God is good kasi alam namin and we have faith in the Lord that when you pray for something and when you trust God, He always find the right timings. As long as you have faith in Him and you surrender everything to Him. If you have faith in Him, do not question Him. Gaya nyo, kayo na mga nanonood ng mga videos ko. If you pray for something, then after praying, work hard, and then let it be done. Like, thy will be done. Yun yung laging paniwalaan nyo. Yun yung laging isipin ninyo. Kasi kung totoong may trust kayo, may faith kayo, you will always find it in your heart that God will always do what's best for you and your family. Ganun si God. So, madami kaming pinagdadasal ngayon, pero hindi kami nagda-doubt kung ano man yung plans ni God sa amin. Pero alam namin na maganda yung plans ni Lord para sa amin. And pag dumating na yung mga good news na mga yon, hopefully, maibabalita namin sa inyo. And please keep praying also for us. I will keep praying for all of you also na sana matupad nyo yung dream ninyo na makapunta rin dito, na makapag-migrate dito. And
kung nababalitaan niyo naman na recession pa rin dito sa New Zealand, yes, it's true, recession pa rin. Pero, gumaganda naman ng market, so don't lose hope na baka hindi na kayo makahanap ng work or baka hindi kayo makapag-survive dito sa New Zealand. If you trust in the Lord, sabi nga lahat, ibibigay niya ng siksik, liglig, umaapaw. So, ayun lang. Please like and share this video. Comment down below if you have any comments and questions and inquiries. Click that notification bell at the bottom. And please subscribe to my channel. I'll see you again soon. God bless you and enjoy your life. Bye!